So yun, no, KJX, kumusta kayo lahat? Nakita nyo ba yung ano? Yung fear index, no? Fear and greed index. Kung mapapansin nyo, lamang yung fear. No, ibig sabihin, kung lamang yung fear, yung mga bago na pumasok sa cryptocurrency, karaniwan nagbebenta sila, no? And then, bakit sila nagbebenta? Kasi karaniwan, yun nga, fear. Natatakot sila, no? Baka biglang bumagsak pa yung Bitcoin, no? From deep talaga, no? Yung mismo nga tulad na nangyari sa bear market. So kaya, nangyayari, bumili sila sa mataas o siguro bumili sila dito sa area na to, and then ngayon nagbebenta na sila ng mababa, no? So yan yung tatalakayin natin ngayon, mga lodi. Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo yung mismong TA natin. Kung mapapansin nyo, from 70,000 drop hanggang 60,000, mga lodi, no? Yung 60,000 is isa sa support natin, mga lods, no? Possible na kapag yan bumagsak sa 60,000, ayan, babagsak ulit yan hanggang 58,500. Yan yung mga isa sa tinitingnan natin. Kasi kung titingnan nyo, eto yan, dito rin nag-start yung lipad. So possible baka kunin niya yan, okay? Pero kapag naman nakuha si 61,350, for me, maglo-long position ako dito. Bakit maraming guhit to, KJX, no? Ayan yung mga sinabi ko sa inyo na kung saan naging reference natin, kung saan nag-start lumipad, kung saan nag-start bumagsak. So ngayon, yan din yung mga guhit natin na kung saan 25 to 30% profit lang ang nakukuha, mga lodi. Kilala nyo naman ako, hindi ako yung tipong taong si long boy, si short boy, hindi. So once na nag-long position ako, 25% to 30%, take profit tayo. Ganun tayo, mga lodi. Hindi natin minamadali ang pag-unlad, mga idol. Okay? So, kung mapapansin natin, yung 70 na yan, nag-drop hanggang 60, nangyari na yan before. Kung titingnan nyo, lalayuan natin ng konti, eto siya. Okay? So kung titingnan natin, eto yung guhit niya, eto yung area na yan. From 70, ayan o, etong area na to, si 70, nag-start din, nag-drop yan hanggang 60, hanggang 58 pa nga or 59. So eto yung 60 natin, kung tinitingnan natin yan, yan yung isa sa resistance na once nag-drop dyan, automatic possible makuha ulit itong area na to, si 54,500. Yun yung sinasabi nila na possible pwede pang makuha. Kaya tayo kumukuha ng mga maraming guhit na yan kasi palatandaan natin yan para makita natin kung ano ba yung possible na pwedeng puntahan ng graph na to. So far, nakuha niya na yung 60. Ayan o, bumagsak na ng 60. So far, ayan, rejected. So possible naglalaro sila dito. Tomorrow is Monday. Diyan natin makikita kung babagsak ba o lilipad bigla ang value ng BTC, mga lodi. Okay, so punta naman tayo dito. Ayan, just in Bitcoin, in Pulse, under 60 USDT. And then yung Bitcoin fear natin and greed, kung mapansin natin, lamang yung fear kaysa sa greed. So okay, ganito yan. So, minsan kasi ang nangyayari, syempre whales, no? Minamanipulate ang cryptocurrency ng mga whales, ng mga mayayaman, no? Ng mga maraming Bitcoin, maraming pera. Diba? Pag sila nagbenta, automatic yan. Yan, magkakaroon ng mga ganitong klaseng graph, mga lodi. Na kung saan, kapag sila ngayon na nagbenta, matatakot ngayon yung mga bago. Kasi nga, bumili sila ng mataas. Ala, bumabaksak na yung value ng BTC. Ang gagawin natin, tara, benta natin. So, yun siya. So, habang nagbebenta tayo, kinakain siya ng mga, ano, mga marurunong sa crypto. So, ibig sabihin, yung iba nagba-buy low, sell high. Yung iba nagsisell, nagba-buy high, sell low. So yun yung mga nangyayari sa mga hindi pa alam kung paano yung cycle ng cryptocurrency. So far, kung ako yung tatanungin, no, nagiging ganito kalaki yung bagsak ng value kasi nga institutional na. Pumasok na ang BlackRock, ang dami ng mga malalaking company. So kumbaga, nagtitrade na, nag-open trade na. So meaning, malaki din yung chance na bumagsak, malaki din yung chance na biglang aangat. Kaya napaka-importante, mga idol, kung alam natin, ako ha, for me, ito yung aking ano lang, formula, no? Tinitingnan ko kung nasaan nagsimula yung pinaka-lipad. Kung saan nagsimula yung lipad. Ito, katulad nito, dito siya nag-start. So, nagkaroon ako ng support dito sa ilalim na to. Na kung saan, ito siya, si 56,600. Ako, umaasa din ako na possible na pumasok kay 56,600 yan dahil kapag na-break si 58,500. Pero pag hindi na-break si 58,500 at nakuha to si 61,350, okay ako dito. Dito ako mag-trigger. Okay? So, trigger natin dito is 25%, tapos mag-trigger ulit ako dito
kay 62,500 ng 25%, kunyari kung depende sa times mo, no, depende sa multiplier na ilalagay mo. And then after 62,500, dito ulit ako kay 64,300, 25% din, 65,100, 25% din. Ganun din dito, once na nabreak si 60, pagbaksak niyan, mag-trigger din ako ng 25% para mag-automatic close yung trade natin. And then 58,500, 25%. Ganun naman tayo. Yun yung pinaka ginagawa nating trade. Okay? So, bago pumasok sa Bitcoin, aralin yan kung ano yung mga nangyayari, paano ba gumagalaw ang market dito sa crypto, mga lodi, ano ba yung mga whales, no? Ano ba yung mga yan, sino-sino ba yung mga yan, mga idol. At kung bakit tayo marami may guhit, kayo din. At kung ano yung aralin nyo, yung support and resistance na tinatawag, diba? And then lagi magbasa ng news, no? Kung mapapansin nyo, yung news na karaan, positive naman, pero nangyayari sa value ng crypto is pabagsak. Ganun din yung nangyari sa bull market noong nakaraan, positive naman yung crypto, positive yung news, pero bumabagsak na yung value ng cryptocurrency or Bitcoin, mga lodi. Okay? So, yun lang ngayon sa araw na to. Saludo sa inyong lahat at ingat lang sa trade. Okay? Sa mga wala pang BitGet, pasok lang kayo sa link natin sa description para at least kahit paano sabay-sabay tayo mag-trade. Tapos, check nyo na to. Ito na yung maging guide ninyo, no? So, tingnan nyo lang kung papasok sa inyo. Okay? Saludo sa lahat.